Nitong Mayo, umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Pangasinan, kinakamainit na temperaturang naitala ngayong 2024. Hindi lang heat stroke ang maaaring maging karamdamang dala ng matinding init. Ayon sa World Health Organization o WHO, kapag sobrang init, posible rin daw na tumaas ang zoonotic diseases o sakit na mula sa hayop. Ano-ano ang mga uri ng zoonotic disease at paano ito maiiwasan? Here's what you need to know. Ayon sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, mas madami yung outdoor activities. Mas tumataas yung chances encountering animals both in the wildlife at stray. May quadrillion viruses sa buong mundo. 380 trillion viruses naman ang nasa loob ng ating katawan. At may 1.7 million pang undiscovered na viruses. Pero 200 lang dito ang may masamang epekto sa katawan ng tao. Ang ibang virus, nagmumula sa mga hayop at naipapasa sa tao. Gaya ng rabies na natuklasan noong 2000 BC sa aso. SARS, Ebola at COVID-19 na posible namang nagmula sa paniki, pangolin at civet cat. Ang HIV ay galing naman sa unggoy. Habang ang dengue, nagmula naman daw sa mga lamok. Isa raw ang mga paniki sa matatawag na animal reservoirs for emerging diseases o hayop na imbaka ng virus. Dito nga raw posibleng nagmula ang COVID-19 na pumatay sa mahigit 7 milyong tao sa buong mundo. So ang mga paniki ay binansagan ng maraming mga eksperto sa buong mundo na one of the ultimate reservoirs of viruses. And some of them have become zoonotic, ibig sabihin, tumalon yung mga viruses na galing sa panike papunta sa mga iba't ibang hayop. Pag tuwing lilipad ang isang panike, magkakaroon ng tissue damage, magkakasakit sila. So they have this measured response to these kinds of foreign bodies such as viruses. And then of course, through millions of years of evolution, so they've managed to acquire a multitude or a substantial amount of viruses na hindi sila naapektuhan po dito. But on the other hand, may mga ibang hayop when they come in contact with bats. So, syempre, yung mga ibang hayop na ito, wala silang antibody response. So, it's very new to them. So, yung kanilang antibodies would react sometimes violently, thereby resulting to sickness. March 16, 2024, naglabas ng initial na pag-aaral ang grupo ni Dr. Philip Aviola, isang bats ecologist ng University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Dito itinalakay ang posibleng pagkalat ng sakit o pandemya galing sa paniki. So, nagsasampling kami ng mga paniki sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, and we were targeting yung mga viruses with pandemic potential like yung coronavirus, Nipah virus, pati Ebola virus. So, sa aming pagsasaliksik, sa aming pag-research, nagsimula ito noong August or July. So, may mga nakita kaming mga nag-positive, no? Na mga panike dito sa mga viruses na ito, like yung mga coronavirus, yan, pati mga Nipah virus. So, mga ilan din. So, gumamit kami ng mga molecular techniques like PCR. So, nag-positive po sila. And then, gumamit din kami ng serology test. So, tinitingnan namin dito kung merong infection history or na-expose ba itong mga paniki na ito. And then, base sa aming results sa laboratorio, so marami dito sa mga paniki na mga nahuli namin ay nag-positive din, no? So meron silang antibody reactions dito sa mga viruses na ito with pandemic potential. May sariling antibodies ang mga paniki na nagiging panlaban nila sa mga virus. Nakaaapekto ang matinding init ng panahon sa pagkalat ng virus ng mga paniki. May mga studies that would show, a lot of studies have actually shown, na when there is a stress that's being induced in bats, ang nagiging response ng mga panike would be to shed off, no, yung mga viruses na ito. So let's say for example, they're super stressed, so yung kanilang immune system medyo bumababa.
So ang reaction would be they will shed off through urine, through feces, through saliva. Ang balat ng mga paniki, kinakaya ang init o temperatura na mula 33 hanggang 45 degrees Celsius. Pero kapag lumagpas na rito, maaari silang ma-stress. So dito nagkakaroon, lumalabas yung virus sa kanilang katawan, and sometimes itong mga urine, yung mga body fluids may come in contact with other animals. So there are studies that will show that stress, especially temperature-related stress, can induce yung mga paniki to shed off yung mga viruses. Kapag mainit din sa kanilang roosting site o kanilang mga tirahan, posible raw silang maghanap ng ibang tirahan. With high temperatures, sometimes they tend to migrate and of course come into contact with humans. And then of course, pagka rising temperature, sometimes that can affect their supply of food, particularly yung mga halaman, yung mga fruits. So sometimes, kasi ang mga halaman, mga prutas, they rely on the seasons for their flowering. Pero paglilinaw ng mga eksperto, hindi dapat patayin ang mga paniki. May mga paniki din, lalo na yung mga kumakain ng mga insekto, they help in regulating populations of insects, especially those insects na nagiging peste sa mga pananim ng tao. At syempre pati yung mga insekto na nagbibigay ng sakit, gaya ng dengue, ng mga malaria. So kinakain ng paniki yung mga yan. So yung mga ecosystem services nila is napakahalaga para sa tao. Course. And syempre, temperature as a stress inducer. Mabibilang mo din sa mga stress inducer yung mismong paggalaw o pagmaltrato sa mga paniki. So these are stressors as well and can lead to shedding of viruses. Nagkaroon ng programa ang WHO, ang One Health Program. Pakay nito kung paano makakaiwas sa susunod na pandemya, gaya ng pagbabawal sa panghuhuli para gawing pagkain o ibenta ang wild animals. Pagkakaroon ng sapat na kaalaman ng komunidad sa epekto nito sa kalusugan. Sapat na implementasyon ng gobyerno para iwasan ito. At higit sa lahat, pangangalaga sa kalikasan.